my channel, your channel, our channel, Leading Sunrise. Today is the Feast of Immaculate Conception, kaya nagsimba tayo dito sa Manila Cathedral. Ang misa nga ngayon ay 4 PM at mas maaga tayong nakarating. At mas maganda ang ating napiling time para may chance pa tayong makalibot dito sa cathedral. So unang ginawa ko dito is nag-bag check dito sa entrance. So wala pa namang pila. Ang pag-check nila ng mga bag is electronic, yung parang sa mga mall. Nadadaan ka lang sa pintuan at madidetect lang yung mga bag at mga dala-dala. Fully air condition na rin yung buong cathedral. At ayan nga dito sa may right side ng simbahan, sa loob din ito ng mismong cathedral, ay meron mga cubicle. At ito nga yung ating unang napuntahan. Meron si Mama Mary na mini museum. At ipapakita ko sa iyo, sa inyo, ang loob nito. So, mga prayer book, may mga memorabilia, may mga imahe ni Mama Mary. Ito, marami siyang mga pictures and stampita. Alam niyo yung stampita? So marami yan dito. At meron pa siya magandang painting dito. Mga pictures. At ito naman yung mga wall statue ni Mama Mary. Meron din siyang mga medallion. Mga lumang-lumang books na Latin pang nakasulat. At ito ngang ating paglilibot dito ay kasabay pa natin ang mga madre na tumitingin rin ng museum ni Immaculate Conception. Sa portion naman ito, iba't ibang images. At bawat isa ay mayroon siyang history kung saan sila nagmula yung mga statue na ito. So sa baba din meron silang mini description ng bawat images. At ito nga yung aking nakitang pinakamalaking image ni Mama Mary. Ang ganda ng pagkakagawa. Hindi ito life size, kundi mas malaki pa sa tao. Ito, maganda yung kanyang painting kasama yung Pope na naglagay pa ng corona sa kanya. After natin sa mini museum ay humanap na nga tayo ng pwesto na mauupuan dahil parami na ng parami at malapit na magsimula ang misa. At ayan yung kanilang kapaligiran, maganda pa rin, malinis, talagang iniingatan yung bawal details nito ng Manila Cathedral. Ay mag-i-start na ang isa.
after nga ng misa ay nagsalita na ang pare na pumunta lahat na gusto magpabindisyon dito sa may altar. Nagpa-bless na rin tayo ng ating mga images. Yung mga cute na maliliit na santo, yun ang nabili ko. At magpapabindisyon na rin tayo. At after nga ng bindisyon ay puntahan uli natin itong museo at ipagpatuloy natin. At dito pa rin yan sa museum ni Immaculate Conception, iba't ibang mga santo. So ayan, makikita nyo ang gaganda ng mga kasuotan at yung mga face nila ay iba-iba rin, pati yung material na ginamit ay iba-iba rin, pati yung mga pinanggalingan na bansa ay iba-iba rin sila. Naka-protected ng glass para nga naman ma-preserve yung kagandahan ng mga santo. At itong crucifix ay very artistic. Napaka-simple. Gawa siya sa metal. At meron ding mga statue dito. So kakaiba yung kanyang mga headdress. So ito parang totoo. Isa siyang wall decor na naka-embose yung mismong image. Malalaki din ang purpose nito. At ito nga yung nasa looban ng glass ng puro mga memorabilia. Puro Latin pa yung kanilang words. Ito yung kanilang signage sa labas. At yung iba nga ay nagpapabendisyon pa rin. So lumabas na tayo dito sa mini museum. Pupunta naman tayo sa mga bilihan ng mga remembrance or mga santo rin. Dito lang yan sa loob ng Manila Cathedral. So ayun, nakikita nyo yung bamboo piano. Andun pa rin sa taas at dyan nagkumakanta ang mga choir. Itong bibisitahin naman natin ay ang history ng mismong Manila Cathedral.
So mula sa umpisa, nasa 1571 ang start ng year ng nabuo ang Manila Cathedral hanggang present. Lahat ay documented at nakalagay lang yan dito sa kanilang board. At ayun nga guys, at hindi ito yung mismong original na design na itinayo mula pa noong unang panahon. So dumaan na rin ang mga bagyo, mga war, at naipagpatuloy nila yung kagandahan ng simbahan. At syempre na i-renovate, kaya nagkaroon ng konting pagkakaiba. At ito yung mga original na design ng mismong Manila Cathedral na i-preserve pa nila yung mga pictures. So wala namang pinagkaiba kundi in-enhance lang sa pagdating ng mga panahon. At naririto nga, ipinapakita nila yung mismong system ng kanilang clock mechanism. So kung paano sila nagbebel noon sa kanilang mga misa. Naririto lang yan sa loob ng simbahan. At connected yung kanilang clock sa mismong bell para nga kung merong senyales na gustong ipahiwatig ang simbahan ay madali nilang mapatutunog ang kanilang mga bell. Ito yung mismong replika ng Manila Cathedral. So meron uli silang mga document and history ng mga logo. So dito naman tayo sa kanilang mini store. Dito nabibili yung mga calendar, mga santo, mga rosary, and other religious item from Manila Cathedral. At mag-uumpisa na rin ang susunod na misa by 6 PM. Kaya lahat ay nakahanda na. Okay na ang lahat. Iniintay na lang nila ang misa for 6 PM. At ang lalang ay lalabas na. So magpipicture na lang tayo. At ito nga nakataan ko sa labas ng isang katedral. May ilay si Maranero na po ng section. Maraming nagpapapicture at maraming nagbibideo dito. So ayan nga, at madilim na. Kaya nagbukas na ang ilaw ng Manila Cathedral. Napakaganda at maliwanag siya. So lahat ng mga edges ng simbahan ay nilagyan nila ng ilaw. At kapag malapit na nga magsimula ang misa, makikita mong mahaba na ang pila dito sa may entrance ng simbahan. Individual na chine-check yung mga tao rito. Para nga naman secured yung magsisimba dito sa loob. Dito naman ito sa may gilid ng simbahan. Narito yung CR
Ito yung kanilang bell tower. So meron din pala silang mga images ni Mama Mary dito, yung Fatima. Inilawan din nila. At meron silang mini parking dito para lang ata ito sa mga priest. So ayan yung kanilang bell tower, ang ganda. Ayun yung kanilang clock. It's 6:05 in the evening. At ito naman yung dome sa may altar. So kahit nasa labas ka, maliwanag din yung simbahan. Ito yung pond ng simbahan. So ito na, sa labas at sa harap ng mismong simbahan ay meron ding mga garden. So yung ibang mga gustong magsimba ay nagsisimba lang dito sa may labas, since minsan ay napupuno nga yung simbahan, kaya umaabot yung mga tao dito sa labas ng mismong Manila Cathedral. At kasalukuyang nagbebel na yung simbahan hudyat para mag-start na yung misa for 6 p.m. At kapag walang misa or hindi pa nagmi-misa, ang maririnig mo ditong mga kanta sa labas ng simbahan ay mga folk song. At madadama mo na ikay isang Pilipino, magiting at matapang at mapagmahal sa ating bansa. Marami pa rin tao dito sa may labas ng katedral kahit gabi na. At ayun nga guys, ang ating pagsisimba at paglibot dito sa Manila Cathedral. Hanggang sa muli, bye for now guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching!